Hello, 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 hello. Andito na naman tayo. Guys, alas 3 na, hapon na naman. Kitain nyo guys sa mga pagkain sa harap ko. Ito guys, ano ito? Brunch. Nakain ko na yung isang sausage. Yung breakfast ko na sausage kag egg, sinabay ko na rin ang, dito ko na lang siya sinama sa fried rice ko. Para isa na lang, brunch na lang ang tawag guys. Kaya, kararating ko lang kasi inutusan ako ni amo kumuha ng ano parcel. Kaya ngayon lang guys ako kakain ng alas 3 na, brunch pa lang ito guys. Nagkape lang ako kanina. Ito guys, kayo anong kinapagkain nyo? Ito guys ako, ang pagkain ko is fried rice na isang bandihado. Itong fried rice ko guys, semana ito may ang bango. May ano siya, may shrimp paste. Yung sa bote na shrimp paste. Nilalagyan ko siya, tapos may egg. Tapos, tinatadaran ko siya ng ano, shrimp. Nagbili kasi ako ng shrimp. Kasi kung minsan, may tag 20 lang na shrimp na hindi siya buhay. Yung nasa plate lang. Kung minsan, nagbibili ako niya, nilalagay ko lang sa rep. Kasi, mahilig ko sa fried rice. Kaya kumakain ng fried rice. No guys, kain na rin kayo, tamahan niya ako. Okay na yun guys, alas 3 na yung lunch ko, nagmamadali pa kasi dami pa akong trabaho yun. Ito kasi si Amon, dami iniuto sa akin. Ang lasa, sarap guys, pag may shrimp paste. Yung ano, yung lekon kayo na shrimp paste. Instead kasi na asin, yun ang nilalagay ko. So yummy. May isa pang hotdog na tira. Kanina kasi dalawa ito. Hinaan ko muna yung isa. Habang nag-ano ako. May nag-decorate ako ng Christmas decor namin. Kakagat. Babalik doon. Kakagat kasi matira isa na lang. Ito lang guys, ang lunch ko. May dalawang itlog. Tsaka yung fried rice ko kasi, kahit fried rice na lang kakainin ko, kompleto na to eh. May shrimp, may itlog. Kaya ito kasi dapat kanina, breakfast ko yan. Kaya kasi sobrang busy. Hindi ko siya nakain. Guys, wala akong gulay. Ito na lang oh. Ang laki na. Ano siya, sakusa lang sa suka. Crunchy. Ang sarap. Ganito lang guys. Pang vegetable na. Sama siya si magduto eh. Sasawsa ko lang siya sa suka guys. Yummy. Di ba guys, ang sarap. Ito pa guys, ang ano ko. Dessert ko, papaya. Iniwa-iwa ko na siya pa mamaya. Sinudurin ko na lang. Kahit busy ako. Halimbawa, hindi ako sasala, may ginagawa ako. May tinidor lang yan. Kasi yung sobo, sige yung trabaho. Boy, grabe yung sarap ng ano, ng fried rice ko. Try nyo dyan, mga ka-OFW. So yummy. Very simple lang. Kahit ito lang yung kakainin nyo sa lunch. May itlog, may shrimp paste, tapos may hipon na kunti. So yummy. Diba guys? Nagmukbang ako ngayon. Wala na yung diet. Sobrang dami. Kapto eh. Napakalaki ng ano, cucumber. Ito yung binibili ko kasi ginujuice ko. Dami-dami kami dyan. Oo, mga 10 peraso nilalagay ko sa ref.
Ang sarap, guys. Grabe sa sawsaw sa suka. Okay na, guys. Pagpunta ko ng ano, pagpunta ko ng doon sa papuntang Mongkok. Magkuha ang parcel ko, may nakausap akong dalawang binata. Akala ko kasi mga Indian at Pakistan. Kaya sila kasi ay nagpansin sa akin, nakaupo sila sa bench doon sa may park malapit sa HSBC. Alam mo, guys, ano sila? Yung Food Panda. Akala ko kasi yung mga nagfo-Food Panda is mga ano lang, yung mga Pakistan, Indian, mga Chinese, kasi nga bawal, siyempre dapat residente ka dito sa Hong Kong. Yung sila, na-interview ko sila kanina, sayang nga hindi ko na-vlog yun. Ay siya, bakit ko nilagay sa suka? Sayang nga, hindi ko sila na-vlog yun. Sideline nila yun, kasi ang sabi nila, mas malaki pa nga daw ang kinakita nila sa Food Panda. Kasi kung saang area ka lang, malapit lang pala, guys. Halimbawa, doon sila banda sa Mongkok. Eh, doon, HSBC, napakalaking ang pinakami ng HSBC dito. So, siguro marami nag-o-orders. Kaya malapit lang, mabilis lang, bike lang. Pero, ang ganda ng bike nila, guys. Yung mabilis na bike, ang ginagamit nila. May cook tayo, guys. Minsan lang naman ako diet cook daw ito. Iwan ko ba? No sugar. Nakaka-umay kasi pag walang soft drinks. Minsan lang naman ako magso-soft drinks. Yun, na-interview ko sila. Sabi ko, ay, mga Pilipino pala kayo. Akala ko kasi mga Pakistan at Indian kayo. Sabi naman ng dalawang lalaki. Bakit, grabe naman si ate, bakit mukha ba kami Indian kag Pakistan? Tingnan mo naman ang mukha na, paano, nakamask kayo, kaya siyempre, hindi ko naman kayo napunan, mga Pilipino kayo, kung hindi kayo nagpansin sa akin, siyempre, narinig ko yung salita nyo na Tagalog, so, yun, nalalaman kong Pilipino. Nagpa-part-time lang pala sila, guys, pag may work sila, pag wala silang work, unsure daw na magmukmok sila sa bahay. Ayun, nag-Food Panda sila. Kasi guys, ang bawat delivery din, ang bayad dito, $20. So, makin mo yun. Maka 1,000 delivery ka sa buong araw. Kahit gabi, guys, nag-Food Panda. Hanggang last days. Siguro. Makin mo, kung maka 1,000 customer ka lang sa isang araw, magkano na rin yun? 1,000. 5, 10. Oh, magkano na rin yun? 1,000. 1,000 sa Hong Kong, di ba? Kung masipag ka lang talaga, guys, maraming paraan na magkakapira ka. Ang sarap nito, promise. Hindi lang ngayon ito, guys, ginawa ko noon pa. Kasi, di ba kailangan natin magkuha ng gulay? Paggabi, marami akong nakakain gulay. Pagtanghali, busy na, tapos nag-iisa ka lang, mga amo mo, nag-iyam sa nyo, ma'am. So, ito na lang ginawa kong laging gulay. Sasasa ko lang sa suka. Tsaka, kung ano yung pagkain ko. Yun na. May gulay na ako. Crunchy pa. Napadami yung ano ko, fried rice ko. Pero okay lang. Kung di ko, naubos ko din ito kasi wala akong breakfast. Pero guys, ano yung pagkain nyo dyan? Mga kaibigan ko dyan, mga kapwa kasambahay, kapwa OFW sa buong mundo. Hi! Shout out sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayo, lalo na sa mga Saudi. Sa Saudi kasi mahirap ang maid doon.
Hindi naman lahat. Oo, may mga mabait naman at mga mayayamang amo doon na mabait sila sa mga katulong. Bira ka lang kasi makakita ang mga salbahe. Diba? Pero ngayon, awareness na guys, kasi yung bansa natin, nag-ano din kung may mga nangyayaring mga ganyan, naano talaga nila na mabigyan ng hustisya. Kaya ngayon, awan na rin magawa ng mga masasama yung mga larong mga taga-Saudi, taga-Quiet. Ako, ang hirap dun guys. Kaya guys, sabi ko, nang nag-apply ako ng ano, ng katulong, sabi ko, pipili lang ako talaga dalawang lugar lang gusto kong puntahan bilang katulong, Taiwan or Hong Kong. Kaya nga, nag-Taiwan muna ako, tapos nag-Hong Kong. Kaya nga, Middle East, naku, delikado doon. Lalo na pat may tsura ka. Naku, Diyos ko. Patuwarin ka doon. Baka mamaya hindi lang tuwad, ibitinin ka pa doon. Delikado. Hindi mo na ako nag-attempt magpunta kahit Singapore, hindi. Ano lang ako, guys? Taiwan at Hong Kong. Iisip ko, yung dami pa akong trabaho, yung dami pa akong gagawin. Pero, in fairness, wala ko ngayon, ano, wala akong mamaya pa dinner, kaya, wala ako na magmadali para makalabas na ako ng maaga. Ngayon yung maganda dito, guys, pag Saturday, pag wala na ako pa dinner, kasi sabi, ang ibang amo, guys, hindi pumapayag na stay out ang mga katulong. Yung mga amo ko, walang problema yan sa akin. Tsaka wala ako dito yung curfew. Kahit anong uras ako umuwi, kahit una, alas 12 ng gabi, wala yan. Basta bukas ang pinto, wag lang idobolak. Kasi may susi naman ako. Kaya sa ibang amo, hindi pwede yan. Kaya dito sa amo ko, napakaluwang. Parang nandito na sa kanila lahat. Kaya nga nagtitiis lang. Kaya nga guys, nagtitiis lang ako sa ano eh. Sa minimum wage. Nagtitiis lang ako sa minimum wage. At least masaya ako. Masaya ako sa pagtatrabaho. Ang lapit lang guys, maubos ko. Maubos ko talaga to guys. Paano ito guys? Ang sarap. Ang sarap kain yun. Crunchy. Matagal ko matapos ang aking pagkain kasi nagdadakdak na naman ako sa harap niyo. Wait na nga ang lunch ko yan. Kanina guys, wala akong kinain. Nagkapil lang talaga ako. Kaya medyo gutom ako, kaya marami akong... Pagkain, okay na rin ito. Kasi guys, nang ano ako yung nag-diet, hindi ako nag-rice. Ngayon, bumalik na naman ako sa rice. Kaya mga Pilipino talaga, hindi mabubuhay pag walang rice, no? Baba. Nasap talaga kumain pag may rice. Kasi ito, parang feeling ko pag maalat na, parang sobrang napakatapang na. Kasi ano yan, hindi naman maalat, kasi lang parang ano, nauumay ka ba? Ito, ang katapat niya. Kaya mo kung siya sa suka. Nawala na yung umay mo. Linggo na naman bukas. Holiday na naman natin. Pero si Inday, wala lang. Mag-holiday sa ano, kay Lanang Trulli. Pero okay lang din. Masaya rin naman ako kahit na natabawa ako na tumutulong ako doon sa friend ko
nai-enjoy ko na rin. Para nagkakalay. Kasi parang mag-isawa ka na rin, guys. No? Holiday ka. Saan ka pupunta? Papagod ka lang. Papagod ka lang sa lalakad. Eh, lahat naman, siguro. Pero guys, marami pa talaga akong wala hindi napuntahan dito sa Hong Kong. Yung mga Buda-Buda nila niyan. Yung sumasakay doon sa cable car. Hindi ko pa yun na. Hindi pa nga ako nakapunta ng peak, guys. Napuntahan ko lang dito, Ocean Park. Baka, napuntahan ko. Mga lugar, magandang lugar lang. Yung Hong Kong Park, yung 100,000 Budas, yan, nakapunta na ko doon. Pero yung, hindi ko pa napuntahan lang, guys, kasi nihintay ko sana, hopefully someday, makapasya lang dito yung mga anak ko, pupunta kami na, hindi pa ako kasi nakapunta ng Disneyland, gusto ko pupunta ng Disneyland. Tapos doon sa cable car, doon sa highest mountain ng Buda. Ang ganda daw doon, guys, eh. So yun, guys. Babay na muna kasi, ubusin ko muna ito. Damdamin dip ako, guys. Naka-vacuum. Dip ako naka-mat. Nag-Chinese bedsheet kasi ako. Kaya hindi ko pa masyado natapos yung isang kama. Isang kwarto doon. Ang hirap kasi nag-change na ako ng sofa bed namin. Kasi may cover yung sofa namin. Kaya bilisan ko na pagkain kasi alas 3 na guys, ang dami pa akong gagawin. Gusto ko na rin makatapos ng maaga kasi parang makalayas na ako. Makalakwat sana si Inday. Diba? Salamat guys sa papanood. Sana supportahan nyo yung vlog ko. Oo, marami pa kayo guys na makikita sa mga kabuangan ko, sa mga kakalugan ko, sa mga experience ko, sa mga emote ko. Yan. Madami pa guys. Kasi kung minsan, mahili ko mag-emote eh. Kasi wala ka namang i-emotean na iba dyan. Hindi, kayo na lang guys. Kayo na lang yung i-emotean ko. Mag-comment naman kayo dyan sa baba kung ano yung mga masasabi nyo sa akin. Kung ano pa yung pwede kong gawing videos. Suggest kayo para guys masaya tayo. Masaya tayo kahit ganito lang yung buhay natin bilang katulong sa ibang bansa. Kailangan natin pasayahin ang buhay natin, guys. Huwag tayong malungkot, bawal tayong malungkot. Bawal tayong magkasakit, bawal tayong magkalungkot, malungkot. Kailangan pasayahin natin yung buhay natin na nandito tayo sa ibang bansa, nakatulong tayo para healthy tayo, malayo sa sakit, malayo sa anxiety, malayo sa depression, di ba guys? Kaya pag ako yung kasama nyo, hindi kayo maboboring sa akin. Magtawanan tayo lagi. Pag ako yung makuha magkwento, ay naku, dami kayong mapupulot na naaral, na experience, makaka-relate kayo lahat sa akin, guys. O sige na, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Paki-ring na lang, guys, ng ano kung hindi pa kayo naka-subscribe, mag-subscribe na kayo. At saka i-ring na rin ninyo yung bell para kung ano naman yung kalukuhan o ano naman yung kaimutan yung mga ginagawa ko, manonotify na naman kayo kung ano naman yung ginawa kong bagong video. See you guys. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all.